Andito po ulit tayo sa Anilao, Batangas, and this is the part 2 of Mars Galang Creations, Mermaids. So makikita niyo po sa paligid, napakaganda, and on that area, yan po doon tayo mag-shoot sa malaking bato na yan. Andito po tayo ngayon sa Scuba Bro, and it's a beautiful place, and very nice accommodation, so I think we're gonna be having fun later this afternoon. At as promised, kailangan kausapin natin si Mars Galang kung paano niya na po yung kwento at yung creation niya ng mermaid. Guys, right now we have yung sinasabi nating alamat ng mga konsepto. Anyway, andito si Mars Galang kasi napakaganda na sinasabi ko sa inyong Serena, yung mermaid, yan yung sea myth na totoo ba to o hindi. Mars, unang tanong, totoo ba to o hindi ang mga Serena at saka Shokoy? Actually, hindi lang naman sa Pilipinas to pinag-uusapan, sa buong mundo eh. To be honest, ang nakikitang Serena na nasa bandang Israel, na bansang Israel. Nandyan. So, kaya nga meron silang pa-contest ng Miss Mermaid eh. So, isa na sa isang Pilipina na sinali namin doon, nananalo. Sinyan. Nakalimutan ko, medyo matanda na, pasensya na, mamaya na lang. Mamaya na. 2017 yun eh, nung nanalo siya. The first Pilipina na nanalo ng Miss Mermaid kasi gumamit siya ng silicone tail. Silicone na mermaid. Yun yung gagamitin natin. Oo, yun. Samantala yung mga kalaban niya, ano lang, expandex lang na, pinirint lang. So, kaya nung nakita yung buntot natin, made in the Philippines, so medyo na-amaze sila, kaya nanalo yung bata. Wow. So, pamangkin ni Richard Gomeson, yun na yung link. Okay. Alam niyo, si Mars is sa mga hinahangaan natin. Eh. Ilan na lang tong mga taong ganito, napakalawak na imahinasyon nito. Ngayon, ang pangalawang tanong ko, Mars, itong sa Pilipinas ba wala pang ganito na nakikita? Kasi alamat to eh, alamat eh. To be honest, no, 1974 nakakita na ako sa personal ko. Panahon ni Marcos yun eh, sa parting na Botas. Okay, ano yung Prabal? Yung Prabal. Prabal yung company na nakakuha nun. So, pero baligtad, imbis na yung ulo niya isda, tapos sa baba, babae. So, kaya sa babae, kasi may ari siya ng babae, pero yung ulo niya parang bangus. Kung pupunta tayo sa National Library, nandoon siya. Nandoon yung libro, nandoon yung dyaryo na yon. Ito nakita talaga namin, nung time na yon, pinuntahan namin yon. Pero kasi galing din sa ibang bansa yun eh. Kumbaga inuwi lang dito ng mga tao na yon. Tapos maalas daw yon eh. Pero nakita talaga namin yon, 1970 something yun, mga ganun. Na abang tinitingnan namin to, parang isda to ng mga sirena. Yes, oo. Oh. Mga ganyan, ano, may konting kuweba, pero... Yung tema kasi nito, Atlantis, ibig sabihin malayo sa tao. Puro dagat, walang isla. So, meron lang isang bato na kung saan, doon sila, lagusan nila galing sa tubig, aangat sila. Kapag maliit yung buwan, nagkakapaa sila eh, kapag maliit yung buwan. Yan ang magandang tanong. Mm. Bigyan mo kasi ang simpleng alamat lang ng ano, Sirena. Okay, ang Sirena kasi eh, pag umahon sa tubig yan, 15 years old, yun yung pinakadibo nila. Uy. At the age of 15, pag bilog ang buwan, dun sila pwedeng umahon. Tapos, mga ilang minuto lang naman, hindi naman matagal. Tapos, kailangan makakanta sila. Kasi hindi naman sila nagkasalita eh. Okay. Kung ano yung balyena, kung nalit yung balyena, yun yung ganun lang sila. Hindi totoong kumakanta na ano. Inaantok daw yung mga karinan. Oo, totoo yun. Ayon dun sa mga una kong nakausap. So, bilang isang Mars Galang, meron po akong version ng mermaid kasi Pilipino po tayo. At ayon po sa imahinasyon ko at saka dun sa mga nakita kong lumang mga retrato nila, hindi sila malalaki. Ito lang ang size ng mga mermaid. Uy. Maliliit lang sila. So, una ako nakakita ng kalansay niya nung nagkaroon ng show dito sa Pilipinas, panahon din ni Marcos, nakakita ako ng buto ng mermaid. So, maliliit lang talaga, hindi sila malalaki. Tsaka pangit ang itsura. So, kaya nga... Gumaganda sila paano?
yung actually hindi maganda eh. Hindi maganda. Dahil na lang sa tao yan eh. Kumbaga yung mga designer, pinaganda na lang nila. Oh. Parang ganun. Pero maliliit lang talaga sila. Pero guys, pag nakita nyo yung mga creation ni Mars, nakita ko yung mga natawag, anong tawag mo sa materialis mo na to? Recycle. Recycle, and at the same time, hindi siya, ano, hindi siya spandex. Anong tawag sa kanya? Silicone? Silicone. Silicone. Grabe. And later on, papakita namin sa inyo pagkatapos namin makuhanan yung, actually, ginagawa niya itong photoshoot na to. Susunod nito, yung tinatawag niyang, ano, yung coffee table book. Kaya abangan natin yan. Legacy ni Mars Galang yan, alam natin, habang sabi nga nila, yung mga katulad mo, hindi namamatay. Yung pangalan, oh, pero yung katawan na namamatay. Fade away, kasi yung mga produkto mo nandyan eh. Ito. Kaya napakaganda nito. Kaya ako nandito ngayon, dahil iilan lang sa atin ang nakakagawa ng ganito. Kundi man siyang pinakamahusay. Hindi po ako mahusay. Hindi po ako mahusay. Matyaga lang po akong nagpaalila sa magagaling na creator, kaya po ako ganito. Kumbaga, may pinanggalingan din po yung aking natutunan. Saka, lagi ko sinasabi, no, kung mahusay ka man, may darating na bata na mas gagaling sa'yo. Kaya kailangan, hindi ka madamot eh, kasi para malaman nila, ay, wow, natutunan ko to kay Sir Mars. Wow. So, dapat may ganun. Hindi yung tipong madamot yun, hindi ako natuto dun eh. So, ganda. Dapat may sharing na knowledge, kasi mawawala tayo eh. Ganda, so, dapat sinabi, ibigay mo yan sa saling lahi para mas magawa pa nila na mas maganda yung naibigay mo, parang ganun. Yan, yun. Yan si Mars Galang. So mga kababayan, salamat po. Thank you Mars. Maikling panahon na usap. And mamaya papakita natin mga shoot mo. Pakaganda nitong lugar natin.